ang binhi ng kabanalan. So ibig sabihin, ang prioridad ng ating buhay, ang prioridad ng ating pag-iral ay ang ating Panginoon. Iyon ang kanilang maparaang pamamaraan ng paglilingkod at pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga't hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ay ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukotin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito ay dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalon niya, at ito ay nag-asawang muli, ang lalaking iyon ay nagkakasala. Itinolak niya ang kanyang asawa sa pangangalon niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalon niya. Narinig pa ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo,
huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito ay trono ng Diyos. O kaya ay saksi ko ang lupa sapagkat ito ay tuntungan ng kanyang paa. Huwag ninyo sabihin saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito ay lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako sapagkat ni isang buhok sa inyong ulo ay hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na linggo sa karaniwang panahon at ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagsunod natin sa ating mga batas. At alam natin kung ano ang konsepto ng batas. Ang mga batas ay ibinigay sa atin upang siyang maging gabay natin, upang tayo ay magkaroon ng kaayusan at upang maiwas tayo sa kapahamakan. Katulad kunwari sa batas ng trapiko, ang batas ng trapiko ay hindi ibinigay sa atin upang tayo ay bantayan ng mga traffic enforcers na kapag tayo ay hindi sumunod, mayroon silang huhulihin, mayroon silang titiketan. So ang mga batas na iyon ay hindi ginawa para sa mga enforcers, para mayroon silang huhulihin at sisingilin. Ang mga batas na iyon ay ginawa para sa ating sariling kapakinabangan upang maging maayos ang daloy ng trapiko at upang tayo ay ligtas sa ating paglalakbay. Sapagkat kung walang batas ng trapiko, habang tayo ay nakasakay sa sasakyan, baka hindi natin alam, may bumabangga na sa atin na kung saan dahil sa mayroong batas na nagsasabing ito muna bago pumasok yung isa, nagkakaroon ng kaayusan, tayo ay nananatili na secure, na ligtas sa kapahamakan o sa disgrasya. At ganun din ang sinasabi ng mga batas ng Diyos. Ang mga batas ng Diyos ay hindi ginawa upang tayo rin ay bantayan, upang tayo ay parusahan kung hindi tayo susunod sa mga batas na iyon. Ang mga batas ng Diyos, ang mga utos ng Diyos ay ibinigay sa atin upang magsilbing gabay natin sa ating buhay, upang maging maayos ang takbo ng ating buhay at upang maiwas tayo sa kapahamakan. No? So katulad ng sa trapiko, kaayusan, ligtas sa kapahamakan. Ganun din sa mga batas ng Diyos para sa ating kapakinabangan, para sa ating kaayusan at upang tayo ay ligtas sa kapahamakan. At anong kapahamakan? No, yung mga hindi magagandang nangyayari sa ating buhay na dala ng mga pagkakasala natin at ganun din yung pinakahuli, yung apoy ng impyerno na tayo ay mapahamak sa apoy ng impyerno. So hindi iyon kaparusahan para sa atin, kundi iyon ay consequences lamang ng mga pagpili natin. So kailangan natin ng mga batas na ito, hindi para sa Diyos, hindi para sa kapurihan ng Diyos, kundi para sa ating kaayusan at para sa ating kaligtasan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng ilang mga katotohanan, ilang mga mahahalagang bagay tungkol sa mga batas ng Diyos. At ang una na sinasabi sa atin, ang batas ng Diyos ay pangmagpakailanpaman, pangmagpa sa walang hanggan. Kaya nga't sinasabi ng ating Panginoon na huwag ninyong akalain na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako upang tukbin, upang ganapin, upang ipaliwanag ang mga iyon. At tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa. So sinasabi sa atin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magwawakas, ngunit mananatili, no, yung mga kaliit-liitang bahagi ng salita ng kautusan ng Diyos. So hindi pwede na sabihin nating hindi pwede noon, sa panahon natin ngayon ay pwede na.
So hindi natin pwedeng sabihin na iba yung panahon nila noon at iba yung panahon natin ngayon, kaya't yung batas nila noon ay hindi na pwede sa batas natin ngayon. No? Hindi natin pwedeng sabihin na noon ang nag-aasawa ay parehong ay lalaki at babae. Ngayon, iba na ang panahon, maaari nang mag-asawa ang lalaki sa lalaki at ang babae sa babae. So nananatili ang salita ng Diyos, nananatili ang kautusan ng Diyos na ang lalaki ay para sa babae, na pinagsama ng Diyos, nilikha ng Diyos ang babae at lalaki para sa isa't isa. So ganun din, hindi pwedeng sabihin natin na kung noon ang pinagsama ng Diyos ay hindi na pinaghihiwalay ng tao, ngayon iba na ang panahon, ang pinagsama ng Diyos ay maaari ng paghiwalayin ng tao. So tandaan natin, payagan man ng ating mga mambabatas, payagan man ng ating gobyerno na paghiwalayin ang mag-asawa sa mata ng Diyos, iyon ay hindi maaari. Sapagkat ang bahagi ng batas, ang sinasabi ng utos ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay hindi na napaghihiwalay ng tao. So nananatili ang salita ng Diyos. Hindi ito mababawasan, hindi mapapalabnaw yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos sa atin. Maaring sabihin din natin, bakit may mga pagkakataon na parang binabago ni Jesus ang mga utos, ang mga nakagawian ng mga Hudyo? Tandaan natin na ang mga utos na binabago ng ating Panginoon ay hindi niya talaga binabago, kundi ibinibigyan ng tamang kahulugan. At kung sa tingin natin mayroon siyang binabawasan, mayroon siyang tinatanggal, ang mga batas na iyon ay hindi batas na ginawa ng Diyos, kundi batas na ginawa ng tao. So alam natin mayroong 10 utos ang Diyos. No? At yung 10 utos ng Diyos, upang masigurado na matupad ang mga batas na iyon, ang mga Hudyo ay gumawa ng marami pang mga batas upang maipaliwanag, upang sa tingin nila ay masunod ang mga batas na iyon. Na kung minsan naging overacting, no, yung pagsunod sa batas na iyon, na nawawala na yung tunay na kahulugan ng batas at ang pumapalit ay ang kanilang maginawa upang maprotektahan ang mga batas na iyon. So ang unang sinasabi sa atin, ang batas ng Diyos ay pangmagpa sa walang hanggan. Hindi ito mawawala, hindi mapapalitan, hindi mababawasan. Ang pangalawa, itinuturo sa atin ng ating Panginoon na ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, ang pagsunod natin sa mga utos ay hindi for the sake na masunod kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang nakasulat doon sa batas. Kailangan ang pagsunod natin dito ay ang pagsunod sa kung ano ang tunay na diwa ng batas, kung ano ang tunay na kahulugan at importansya ng batas. Maaring sabihin natin sa panahon natin ngayon, alam natin na ang isang tao ay nakikiapid, sumasama sa mayroong asawa, or nagsasama na hindi mag-asawa, magsasama na hindi kasal sa simbahan. So mayroon na tayong alam na natin na iyon talaga ang nangyayari, ngunit wala tayong ebidensya, kaya't hindi natin masasabi na sila ay nagkikiapid. O kaya naman, alam mo ang taong ito ay magnanakaw, ninanakaw niya ang kaban ng bayan, ninanakaw niya ang pagkain para sa mga mahihirap, no? Kinukurakot ang para sa mahirap, so sabihin nating nagnanakaw, ngunit dahil hindi malinaw ang ating ebidensya, hindi natin makita na mayroong pagnanakaw, ngunit sa totoo nagnanakaw, hindi natin masasabi na nagnanakaw ang taong iyon. So hindi porket hindi mo nilabag yung batas na iyon, ay hindi ka na nagkakasala. Ito ay makikita natin sa sinabi ng ating Panginoon na kung ang pagsunod nyo lamang sa mga batas ay katulad ng pagsunod ng mga Pariseo at mga Eskriba, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos, sapagkat kilala ang mga grupo na ito na sinusunod ang bawat titik ng batas. Ngunit yung diwa ng batas, yung tunay na kahulugan ng batas, iyon ay kanilang nakakaligtaan. Katulad kunwari, sa pagpapahalaga ng buhay ng tao, kaya't sinabi yung batas, huwag kang papatay. No? So sinasabi, huwag kang papatay upang ipakita ang pagpapahalaga sa buhay at dignidad ng tao. So hindi ka nga pumatay, ngunit sa puso mo, sa isip mo,
No, pinapatay mo na ang taong iyon. Nandoon na yung puot, nandoon na yung galit, nandoon na yung paghahangad ng kasamaan sa taong iyon. Oo, hindi mo pinatay. Sa maaaring sabihin natin sa batas, wala tayong kasalanan, ngunit sa totoo, nagkakasala na tayo. O kaya naman, hindi mo ni-rape yung babaeng iyan, ngunit sa isip mo, sa puso mo, pinagnanasaan mo na kung ano-ano ng kalukuhan ang tumatakbo sa isip mo, nagkakasala ka na. So yun yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi lamang sa titik, kundi sa espiritu, sa diwa ng mga batas. At kung sa diwa pa lang, sa isip pa lang, sa puso pa lang, no, nagkakasala na tayo, no, hindi sapat na sinusunod natin or iniiwasan natin kung ano ang sinasabi ng ating mga batas. Pangatlo, sinasabi sa atin na ang ating Panginoon ang katuparan at kaganapan ng lahat ng mga batas. Hindi ba't sa transfiguration, no, nagpakita si Elijah at saka si Moises. No, si Elijah kumakatawan sa mga propeta, si Moises kumakatawan sa mga batas noong una. No, at ito ay sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga kautusan at ang aral ng mga propeta, kundi ganapin, kundi tupdin, ipaliwanag ang mga iyon. So sinasabi ni Jesus na siya ang katuparan at siya ang kaganapan ng lahat ng mga ipinahayag ng mga propeta, lang lahat ng mga utos ng Diyos na ipinahayag ni Moises. At iyon ay makikita natin hindi lamang sa kanyang salita, kundi sa kanyang buhay at sa kanyang paglilingkod, na kung saan sa kanyang buhay ang makikita natin ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa mga utos ng Diyos, na kung saan sa kanyang buhay at paglilingkod narinig natin ang kanyang pagbibigay ng katuparan at kaganapan ng lahat ng mga batas. Kaya't sa Ebanghelyo natin, no, binigyan niya ng katuparan, binigyan niya ng final na turo ng mga kautusan. Narinig niyo na noong una ito ang sinasabi, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, no, yung paghihiwalay sa kapanahunan ni Moises, ngunit ngayon ay sinasabi ng Panginoon, dahil iyan sa katigasan ng inyong ulo, ngunit sa pasimula't simula, nilalang sila na lalaki at babae, at sila ay nagsama at naging isa. No, so binigyan ni Jesus ng final na turo tungkol sa katotohanan na ang pinagsama ng Diyos ay hindi na pinaghihiwalay ng tao. O kaya naman tungkol sa mga kung ano yung nagpaparumi sa tao, hindi sa kung ano ang pumapasok sa bibig, hindi sa kung ano ang kinakain, kundi kung ano ang lumalabas. Sapagkat yung lumalabas ay nanggagaling sa puso, nanggagaling sa isip ng tao. Kaya kung marumi yung puso, marumi yung isip, marumi yung lumalabas sa tao, at iyon ang nagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos. Sa mga turo na ito ng ating Panginoon, ipinapahayag sa atin na siya ang katuparan, siya ang kaganapan ng lahat ng mga batas. Sa simula ng ating Ebanghelyo, sa ikalawang paragraph, no, pangungusap, no, ng ating Ebanghelyo, sinabi sa atin na kaya't ang sinuman na magpapawalang halaga sa kaliit-liitang bahagi ng ito, batas ng mga batas, at magtuturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, sino yung mga nagtuturo na hindi sundin ang kalooban ng Diyos? Or kung hindi man hayagan na itinuturo na labagin natin ang batas ng Diyos, sino yung mga gumagawa ng paraan upang malabag natin ang kalooban ng Diyos? Hindi ba't may mga mambabatas tayo, no, na nagpapasa ng mga batas upang payagan ang mga mag-asawa na maghiwalay? Hindi ba't may mga mambabatas tayo na payagan ang mga ina na patayin ang kanilang mga anak sa kanilang sinapupunan? So makikita natin, sila ay ibinibilang na pinakamababa, pinakaaba, no, sa aba nila, no, sa kaharian ng Diyos. At ganun din, wag lang tayong magturo sa kanila, sapagkat maaring tayo rin mismo, no, ay nagtuturo sa iba na magkasala sa pamamagitan ng mga hindi tama
ng mga halimbawa natin na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Hindi ba't mayroong sinasabi sa atin na kapag ikaw ay sinaktan ng iba, kapag gumawa ng masama sa iyo ang iba, ano ang itinuturo ng ating Panginoon kapag sinampal ka sa kabila? Ibibigay mo pa yung kabila. Kapag kinuha ang iyong baro, ibibigay mo pa yung iba. No? So, yung hindi pagganti. Ngunit ano ang tinuturo natin sa mga anak natin? No? Kung minsan, kapag nag-aasaran tong mga sakristan, no? Ano ang sinasabi natin? Sige, sapakin mo. No? Pag sinaktan ka, sige, sapakin mo para tumigil na. No? O kaya naman yung mga magulang na bangga yung kanilang anak sa upuan, ano ang tinuturo natin? Sige, gantihan mo yung upuan. No? Paluin mo yung upuan. Nang sa ganoon ay magantihan mo yung pagbangga sa iyo. So sa mga simpleng bagay na iyon, tinuturuan na natin yung mga anak natin, no, na lumabag sa kalooban ng Diyos, na lumabag sa kung ano ang itinuturo ng Diyos. O kaya naman, away ng away ang iyong anak at ng kanyang asawa, no, bilang mga magulang, ano yung pinapayo natin sa mga anak natin, lalong-lalo na kung yung anak natin ang agrabyado. Hiwalayan mo na, iwan mo na ang iyong asawa. No? So, maaring hindi man tayo mambabatas, ngunit sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, tayong mga magulang ang mga batas. At kung minsan, tayo ang nagtuturo sa mga anak natin na lumubag sa kalooban ng Diyos. So, tandaan natin, ang magtuturo na sundin ang kalooban ng Diyos ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ngunit tayo sa aba natin kung tayo ang nagtutulak sa iba na magkasala at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako